Welcome to my channel. Be all content. Hello guys, ito na naman ang inyong Ate Jean. At syempre guys, babatiin ko muna kayo ng good morning. At ito nga, may ibabahagi ako sa inyo guys. At meron akong ginawang rice coffee. So yun guys, bali ito nga guys, isang mangkok lang ang ating gagawing rice coffee. Bali mainit na tong kawali. Tapos nilagay ko na po ang bigas. Bali ipa-flat ko lang para mainitan at masunog. Kasi kailangan nating sunugin itong bigas ng dahan-dahan. Bali ang apoy nito guys ay medyo mahina lang. Tapos mamaya-maya hahalo-haloin ko na yan. At pag nakita na natin na medyo nag-golden brown na yan, ayan, medyo halu-haluin natin para maging pantay ang pagsunog ng ating rice. Bali guys, naaalala ko pa noon itong rice na to. Gantong rice coffee ay iniinom namin nung bata pa kami kasi ito yung madalas na ginagawa ng aming nanay, ng aking mga kapatid. Pag wala kami pambiling kape, o di ba? Napaka-healthy kape. Okay lang kasi masarap siya. Bali, nagugustuhan din naman namin. Ayan. Bali, ito na nga guys. At medyo nagkaka-brown siya. Pero hindi pa to pwede guys. Kailangan natin itong paitimin. So yun guys. Bali, itatap-tap ko lang yan para pantay ang kanyang pagsunod. At saka guys, bali maganda to sa kalusugan sa aking pagkakaalam ko kasi nung time na sumakit yung tiyan namin nung bata pa kami, ginawa ng nanay ko nagsunog lang ng bigas tapos ginawang kape tinainom sa amin. Nawala yung sakit ng tiyan namin. Tapos, bali sa pagkakaalam ko din na maganda to sa kalusugan. Bali kung gusto niyo malaman guys kung ano pa yung mga health benefits ng rice coffee, may mapapanood naman kayo sa YouTube na may nag-upload nito or sa Google. Bali, hindi po kasi po, hindi ako health expert. Kaya hindi ako makapagbigay ng mga health benefits ng rice coffee. Kasi, kaya ginawa ko to guys, ito yung reason. Kasi, every morning, gusto ko talagang magkape. Kaya lang, kung nag-dialysis ako, parang nag-stop ako magkape. Pero, sa totoo lang, nagkakape ako nung hindi pa ako nadadialysis, pero yung mga 3-1 lang. Tsaka minsan-minsan lang, dahil pag hindi gusto ng tiyan ko ay nangangasin. Dahil ngayon guys, iniiwasan ko yung magka-acid reflux ako kasi. Sobrang hirap magka-acid reflux, ay masakit sa dibdib, nagkaka-heartburn pa. So, tinatry ko tong balikan tong rice coffee. Naalala ko tong ginawa ng nanay ko pag masakit ng tiyan ko. At saka bali gusto ko mag-rice coffee or sa morning almusal. Pero hindi naman araw-araw, minsan-minsan lang. Pero hindi ko rin sinasabi sa mga katulad kong dialysis patient na maganda to guys na. Kasi hindi ko rin naman talaga alam kung mga para sa sarili ko lang to guys. Siguro naman ako alam ko kung yung pag hindi ito maigi sa akin and stop. Pag okay, iinumin ko pa rin siya. Bali guys, ito nga pala na na sunog ng ating rice. Tapos, papalamigin and then ililipat ko rito sa aking blender na napaka-useful. Bali, ibiblend ko siya ng pinong-pino guys and ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ibiblend. Bali, ganyan siya guys. Tatakpan. Tapos, ibiblend. Siyempre, aalugin ko yan guys kasi wala naman kong tubig. Mahihirapan ang aking blender guys sa pag-ikot. Kaya yan, sinishake-shake ni Ate G and bali na na siya, nabiblend naman siya ng dahan-dahan. So, yun guys, bali, itong blender ko na to ay napaka-useful talaga guys. Hindi lang sa fruits and vegetable. Pwede rin dito sa aking paggawa ng aking rice coffee. Bali guys, medyo nadudulog na siya. And hintayin nyo at makikita nyo kung ano yung insurance. Napaka-bango talaga niya guys. So, eto na. Panoorin nyo kung paano ko siya i-blend.
at tapos na ang ating pagbi-blender. O, kita nyo. Bali, powder na siya, diba? Bali, pwede na to, guys. At saka, ano, pinong-pino na siya. Bali, eto na, itatry ko muna. Bali, sa maliit na cup muna ako magtitimpla. Tapos, kalahati lang to. Bali, kalahati lang talaga yung iniinom ko. Alam niyo ba yun? Dahil bawal sa akin ang uminom ng madami. Kaya, kalahati lang ng tasa. And, konti rin syempre yung kopi, rice kopi natin na ilalagay. Pagkatapos yan, guys, at lalagyan ko ng hot water, ay lalagyan ko din ng honey. Bali, yung magiging sugar niya ay yung honey na. Napakasarap yan, guys. Kaya, yung excited na ako na mainom ko to. Lalo na bukas, pagising ko, ito na yung gagawin kong kopi. And, papakaramdaman ko yung chan ko kung bet niya or hindi. A-update ko kayo, guys. Bali, ito nga pala yung gagamitin kong strainer. Alam niyo kasi, yung rice coffee ay may mga sapal-sapal yan na bigas. Hindi yan natutunaw. And, kailangan natin niyang i-drain sa lain strainer natin dito. O, ayan. Kinakikita niyo yung ginagawa ko. Kinakanaw-kanaw ko yan, guys, para ano, talagang masulit ang pagbabad ko sa hot water. Pagkatapos niyan, eto na, ready na. At titikman ko na siya. Pero bago ang lahat, panoodin niyo muna kung paano ako magtimpla. Guys, tapos ito yung na-drain, ay nasala. Tinimpla ko na siya rito, tapos sinala ko. Ayun. Konti lang. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. At don't forget to subscribe my channel and click yun ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga video at lagi kayong ma-notify. Meron na tayo. At lagi kayong mag-ingat, guys. Kapit tayo.